Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakakinakatakutang gang sa Pilipinas, ang Bahala na Gang. Sila ang mortal na kalaban ng Sige Sige Gang, Sputnik Gang na kinabibilangan ni Baby Ama at iba pa. Paano nga ba ito nagsimula? Tara, alamin natin sa history. Ang Bahala na Gang ay itinatag noong unang bahagi ng 1940s sa Sampaloc, Manila ni Divino Talastas, isang tubong Bulacan at ipinanganak noong 1920s, na kinalaunan ay lumipat sa Sampaloc, Manila kasama ang kanyang mga kapatid. Bago maitatag ang Bahala na Gang ni Divino ay nakatatandang kapatid muna niyang si Emong ang naghari sa kanilang lugar. Sa murang edad na 13 hanggang 14 ay siya na ang pinakakinakatakutan sa kanilang lugar. Kilala din siya dahil sa galing niya sa pakikipaglaban at siya ang numero unong kalaban ng mga pulis noong panahon na iyon dahil kanya itong hinahunting at pinapatay. Ngunit bakit sa murang edad ay pulis ang target ni Emong imbis na paglalaro at eskwela? Ito ay nag-ugat noong siya ay maaresto at isailalim sa pagpapahirap ng mga pulis, partikular na ang elektrokusyon. Kinuryente siya sa iba't ibang bahagi ng katawan, kasama na ang misiselang bahagi. Kinimkim lamang ni Emong ang sama ng loob laban sa mga pulis na nagpahirap sa kanya. At nang siya ay lumaya, dito na nagsimulang maging hunter ng pulis si Emong. Naging pangunahing target niya ang mga ito. Hindi nagtagal ay marami siyang napatay ng mga pulis. Kalaunan ay natunton ng mga pulis ang kanyang kinaroroonan at nang ma-corner siya ay pinagbababaril siya ng mga ito. Nasaksihan ng 5 taong gulang na half-brother niya ang pagbagsak at paggalaw ng walang buhay na katawan ni Emong sa kada tama ng bala. Marahil ay dala na rin ng galit sa sinapit ng kanilang kabaro ay hindi napigilan ng mga pulis na tatarin siya ng bala. 15 taong gulang lamang si Emong. Ang marahas na pagkawala niyang ito ay nagkaroon ng epekto sa mga kapatid niya, lalo na kay Divino o Diving sa kanilang lugar. Matapos ang pagkamatay ni Emong ay nagkagulo at nagkaroon ng labanan sa kung sinong gang ang maghahari at mamumuno. Sinubukan ng Sige-Sige Gang na makuha ang trono ng pinakamataas na gang. Dito na nagsimula ang Golden Period ng Philippine Street Gangs. Upang mapantayan ang lakas ng Sige-Sige Gang, binuo ni Divino ang Bahala na Gang o BNG na siyang ipinangalan niya mula sa Bahala na Bar, isang bar sa Sampaloc na kilalang meeting place ng mga tigasin, matatapang at basag-unong tao sa lugar na iyon. Sa lugar na ito nakuha ni Divino, isang tahimik, 5'6 ang tangkad at may maamong mukha ang kanyang reputasyon sa pakikipaglaban kahit magsabay-sabay pa ang maraming kalalakihan. Umani siya ng respeto sa iba pang mga kagrupo kasama na ang grupo ng mga kriminal. Dahil dito, maraming grupo ang sumanib sa kanya. Ang mga pinakaunang miyembro nito ay mga hardcore street fighters na talagang napakatatapang at magaling din makipaglaban. Dating mga tapat sa kanyang kapatid na si Emong, ang main goal nila ay proteksyon laban sa mga karibal na gang. Kalaunan ay dumami ang miyembro ng Bahala na Gang at kasabay nito ang pagsabak ng mga miyembro sa iba't ibang gawaing kriminal. Sa kabilang banda naman ay nakakabanggaan pa rin ni Divino ang mga alagad ng batas. Sa katunayan ay suki siya ng Iwahig Prison. At kada makukulong siya dito ay napanghahawakan niya ang pinakamataas na posisyon, ang pagiging mayor sa loob. 1960s. Patuloy na naging notorious ang Bahala na Gang. Dumami ang miyembro nito at kumalat sa buong Pilipinas, maging sa loob ng bilangguan. Gaya ng New Bilibid Prison at Bureau of Corrections, ay ginawa nilang teritoryo ang mga ito. Ngunit hindi laging umaayon ang kapalaran sa kanila. Isa na dito ang nangyari sa miyembro ng BNG na si Roberto Monreal na noong 10 Hulyo 1961 ay napilitang lumaban hanggang sa huling hininga nang ma-corner ng 4 na kriminal sa Manila City Jail. Sa panahon ding ito, nakilala ang miyembrong si Arturo Forcuna alias Golden Boy. Napilitan lamang si Forcuna na sumali sa gang dahil sa desperasyon nitong makasurvive sa loob ng Manila City Jail. Naging notorious siya sa mga kalabang gang sa loob ng bilangguan gaya ng Sige-Sige Gang dahil sa madalas niyang pakikipagbanggaan sa mga ito. Nakaligtas din siya mula sa pambubugbog ng mga ito gamit ang mga gawa-gawang armas. Sa panahong ito din, mas nakilala pa ang Bahala na Gang sa kanilang kultura ng karahasan na naitatala mismo ng mga tagapagpatupad ng batas at pumukaw na rin ng pansin mula sa mga mamamahayag.
1980s. Sa kanyang katandaan ay alam na ni Divino na dumating na ang panahon ng kanyang pagre-retiro. Naikwento pa niya ang kanyang talambuhay sa ilang mga tao. Ang unang bahagi ng 1980s ang nagmarka ng pagtatapos ni Divino. Isang araw ay dinukot siya at kalaunan ay natagpuan ang kanyang katawan na nakasilid sa isang sako, palutang-lutang sa isang ilog. May ebidensya ng pagpapahirap. Malamang ay dumanas pa ito ng matagal at masakit na pagpapahirap bago tinuluyan. Pinaniniwala ang may hindi natapos na trabaho siyang ginawa para sa isang maimpluwensyang tao. Hindi nagtapos sa pagkawala ni Divino ang Bahala na Gang. Lumawak pa ito at umabot sa Estados Unidos, lalo na sa California. Mabilis na dumami ang mga miyembro at naglitawan ang grupo ng Bahala na Gang sa iba't ibang lungsod, gaya ng San Diego, Los Angeles, San Jose, San Francisco Bay Area, pati na rin sa Las Vegas, Nevada. Ang mga naunang miyembro nito ay nasa 50s na at binubuo ang base ng organisasyong ito. Ang mga mas bata naman ay mas karaniwang nagpapakitang gilas sa pagiging biyolente o kaya naman sa aktibidad na kriminal upang mapatunayan ang kanilang sarili. Ang mga founder o naunang miyembro ang nagsisilbing utak at ang mga bata at bagitong miyembro naman ang nagsisilbing muscle ng grupo na karaniwang kumikilos para sa drug at weapons trafficking na aktibidad ng grupo. Ilan pa sa aktibidad ng grupo ay ang pagpatay, pagnanakaw at pangingidnap. Noong 1990, isang gang fight ang nabuo na kinabibilangan ng isang dosenang miyembro ng BNG sa isang taco stand. Dalawang tao ang namatay at lima ang sugatan kung saan ang mga suspect ay sinampahan ng 29 na bilang ng pagpatay, attempted murder, assault with a deadly weapon, chaos, conspiracy, battery. 348 na criminal counts ang isinampa sa kanila. Isa ito sa pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng pagpatay sa California. Hulyo 2007, nabalita ang mga miyembro ng BNG na sila Matthew N. Anderson, Jason R. Rodriguez at William K. Taylor nang atakihin nila ang 15 taong gulang na binata matapos nila itong kumprontahin sa pangiinsultong ginawa nito sa grupo nila sa social media. Gamit ang isang bolo ay ilang beses nilang hinataw ang binata hanggang halos umabot na ito sa buto. Nakaligtas ang binata at kinasuhan ang tatlo ng malicious wounding. Sa modernong panahon, mula nang simula ni Pangulong Duterte ang kanyang kampanya laban sa droga noong 2016, ay naging isa na sa pangunahing tinutugis ang mga miyembro ng Bahala na Gang. 17 ng Agosto 2017, 25 pinaghihinala ang kriminal ang napatay sa magkahiwalay na police shootout sa isang buy-bust operation. Isa sa mga ito ay miyembro ng Bahala na Gang. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa Bahala na Gang? I-comment lamang ang iyong opinion sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.